Hi Lola! Dito na ang iyong mabait na tagapag-alaga. Dito na ang Maya, si Angel. Ang iyong Angel. Nang 5 years bago ka mawala sa mundo. Kamusta ka po dyan? Hi Gabi Love! So, welcome back sa cemetery ni Lola. Diba sabi ko sa inyo, after 1 month, dadalawin ko siya. So, sinamahan tayo ng ating mga ka-churchmate. Si Sis Hannah, si Bro Carlo, and si Sis Arjim, na introvert. So, dito din nasa lang si Lola noon. And kung sisilipin mo siya, dito yon. Dito isinakay si Lola. And dito mo siya sisilipin. Ayun. Dito ko siya kaya. Kasi kung dito, maliligaw ako. Dito na kasi namin siya dinaan. Dito yun ni. Naalala nyo? Yan o. Na-explain ko na yan, diba? Yung din sa Jordan River, kung bakit naglalagay sila ng pato. Oo. Naulan nun? Grabe yung ano ni Lola, libi. Hi Gabi Love! So nandito po tayo kay Lola. Ikaw 1 month po niya today. Hi Lola! Yung mas matagal yung... Welcome! Welcome! Welcome back ulit. Dito ako umupo nun eh. Tapos ano pa si Lola dito. So ito na po yung... Wow! May flower si Lola oh. Nilagyan siya ng flower dito. Ang hirap mong hanapin Lola. Hindi kita maalala eh. Kamusta ka na? Ipaalam ka na kay Lola. May dala akong flowers for you. Wala ka mga bato? Malalim to eh. Kuha tayo ng bato. So dito po, pagka dumalaw ka, kailangan ano, kukuha ka ng bato. Huwag kang kukuha sa ibabaw. Dapat yung mga nalalaglag. So tingin tayo dito. Bro, pabidyo nga ako. 2,000 years later. Ano? Ulit ka dun? Hindi pala nakabidyo. Ano na? Gawin ko na eh. Hindi, ano yung... Kunin mo yung bato. Wala, hindi mo clinic yung video. Nag-takeover lang ako. Hindi mo nag-click. Yan nga, hindi mo clinic. Tinakeover ko lang yung phone mo. O, ganito na lang. O, yan. Si... Ano, yan. Yan ka na lang. Tapos magsalita ka na. Take 2. Ayan. Okay, roll VTR. Take 2. Few inches later. Hi Lola! Dito na ang iyong mabait na tagapag-alaga. Dito na ang Maya, si Angel. Ang iyong Angel. Nang 5 years bago ka mawala sa mundo. Kamusta ka po dyan? Nasa mabuting kalagayan ka ba? Tingnan ko, okay lang ba? Dapat pala pinagbukit ang mundo. Ah, ito na lang oh. So, bilang Pilipina, ang iyong caregiver, paraan tayo. I have flowers for you, Lola! Ganda ng flowers ni Lola. May dala po akong tsaa. Wala akong tubig. Tingnan muna ako. Grabe na, napagod kami pag-anak sa'yo, Lola. Hindi ko maalala. Mahirap palang hanapin ikaw.
Ganda! Ganda naman ang mahal. Pag-pray mo, bro. Sige. Okay. Okay, so may kasama po tayo, mga kabilabs. Yan. Mga friends natin. Hi, Raya. Si Bro Carlo, si Sis Hannah, at si Sis Arlene. Ayan. Kasi sa atin kasi dapat buhay niya natanggap yun. Yun yung thing. Okay. Pag-pray muna natin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa buhay ni Lola Raya na nakasama ni Sis Emily for 5 years habang nandito siya. And we are thankful na kung nasaan man si Lola ngayon, Panginoon, ay matanggap niyo siya sa iyong kaharian. And we know that they are also waiting for the Messiah, for their Savior. And kung nasaan man siya ngayon, kung natanggap man niya sa puso niya, ikaw, Panginoon, ay ikaw lang po ang nakakaalam sa sagot nito. And we are thankful enough sa nakasama namin si Sis Ems and naging isang wake up Lola na magstay siya dito at nakilala namin sa church. And whatever plans na ipagkaloob mo kay Sis Ems, naway samahan niyo po siya sa kanyang mga plano. And we also grant her desires, Panginoon, sa kanyang puso. And thankful na nakabalik dito. And this is in memory dun sa kanilang napagsamahan ni Lola for 5 years. And Lord, accept all her plans together with the plano niyo kay Lola na samahan siya dito. And naway nasa mabuting kalagayan si Lola sa mga oras na ito. And ibinabalik namin lahat ng papuri sa iyo, Panginoon Diyos. And this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Ay, grabe. Thankful ako kay Lord dahil ikaw yung binigay niya na alaga ko. Marami akong natutunan sa'yo. At hindi ko makakalimutan lahat ng pinagsamahan natin, Lola, dahil ikaw ang humubog sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng isang tao na hindi mo kadugo, hindi mo kamag-anak. Ikaw ang nagturo sa akin na pwede pala magmahal ng kapwa natin. Bye, Lola ko. See you again next time, Lola. Meanwhile, napakainit, mga kabilabs. Hello po. Nandito tayo ngayon sa cemetery kung saan inilibing si Lola. So nagdala po tayo ng flowers para kay Lola po. And dito po kasi ang 'di ba, napanood niyo po yung vlog natin, mas bato po. Kapag dinalaw mo po si Lola, kailangan bato po yung dala mo as a sign na dinalaw sila. Dinalaw, may dumalaw sa kanila. So, yan. After 1 month, may cover na si Lola. And ang nakasulat dyan, yung pangalan niya, kailan siya namatay, and kung ilang taon na si Lola. 103 na siya. Yan. And yung katabi ni Lola ay yung husband po niya na noong 1996 namatay, 76 years old siya noon. And thankful ako kasi sinamahan tayo ng ating mga ka-churchmate. Katapos lang po namin mag-church. Ayun, nagdi-diskusyonan sila. Thank you sa effort nyo. So, hi, kabilabs. May connection ng lahat. Tapos na po kami. Tapos na po ang gala. Mga ka-churchmate ko po. Hi, kabilabs. Si Bro Carlo, si Sis Hannah, and si Sis Arlene. Mamimiss namin yung live na to, tsaka video na to. Meron po kayong representative na kabilabs. Thank you sa pagsama sa akin. Nahirapan po kami maghanap kanina. Bakit kaya? Nagtago si Lola po. So, ano, number 40? 40. Ayan, ito tandaan mo, 45. 45, Beseder. 45. Napakahirap po pala. Ang ganda po. Pero papasok ka sa ang ganda number, ng puntod ni Lola. 25. Ay, 28.
28. Okay. So, pero pwede din dito. Ah, dito tayo. Tanda mo yan yung aircon dalawa. Yan yung nakita namin. 28. Ano yung pinaganuhan nyo? Yan yung aircon dalawa. Yung aircon dalawa. Tsaka yung building. Ito. Lumagpas kayo sa building. Ah. Alam nyo mga kabilabs, hindi ko nahanap. Paikot-ikot na ako. Hindi ko mahanap. Sila yung nakahanap. Pinanood nila yung video. Kaya talaga ng video. Oo. Binalikan nila yung vlogs. Kasi ang bilis din ng daan ng video sa mga ano, may nakatakip. Ng may tumakip sa video mo. Kaya pag nakita namin 28, tas naglakpas ang 45 doon. Mas nano. Pero ito yung tinitingnan ko talaga. Ito. Ayan. Obvious edit. So, babalik ako dito kay Lola. Tingnan natin. 40 days ata nila babalikan eh. Hindi 30? May celebration sila, may kain sa bahay. Mm. So, anong masasabi nyo bilang mga Pilipino, anong masasabi nyo na difference ng libingan nila dito, mga puntod nila dito? Dito kasi I really... Ano yung sinasabi mo kanina, bro? Ang mga ano ay may dalawang klase. Oh, so alam mga kabilang si Brother Carlo po ito. Sa dito kasi sa Israel, dalawa yung klase ng libingan nila. Merong mga religious katulad nito yung ipapakita ko. Ito yung mga libingan ng mga religious. Yan. Paano mo yan. So, paano siya masasabi? Hindi mo siya ma-identify kasi nasa loob sila. Pero ang palatandaan lang is kung ililibing ang employer ninyo tapos wala siyang kabaong, yan ay religious. So, hindi yung super religious but they follow the tradition of the Jewish kung paano ilibing. Pero kapag hindi sila ganun ka-religious or hindi parang iba yung paniniwala nila. They are Jewish pero iba yung paniniwala nila. Nagpapalibing sila sa kabaong, which is na-experience ko yun sa asawa ni Lolo na nagpalibing siya. Pero hindi nila tinatanggap yung ganung klase minimix dito sa cemetery na ito. Meron silang ibang place na intended para sa mga nagpapalibing na may kabaong. So yun yung pinagkaiba ng paano sila ilibing. And kung ilibing sila, hindi sila nakahiga dito. Kumbaga, naka-side view sila, facing to the east. So, iba sa atin, pagka may kabaong higa. Higa talaga sila, tas yung kabaong talagang is straight. Dito, they're facing to the east. Yun yung ano nila. Oo, maganda yung cemetery nila dito. Malinis at saka hindi yung nagkapatong-patong lahat. So, bawal sa kanila yung nagkapatong-patong. So, meron silang place for the cemetery. And hindi naman gaano kadami yung population kasi ng Israel. So, nakukontain nila yung cemetery nila. Kung kailangan ng panibagong place, then kailangan nilang mag-open ng bagong cemetery. Bawal sa kanila ang mag-booklet, no? Oo, yung ano? Yung papalitan after 5 years. Oo. Bawal, or di ba sa atin pinagsasama ang mag-asawa, yung buto ililipat, pero dito it's a no. Tapos ano pansin ko dito, bro? Pagka magkakamag-anak, magkakahiwa-hiwalay. Mm-hmm. Sa atin kasi 'di ba, halimbawa, doon si lolo, lola, doon ka din. Dito na mahiwa-hiwalay sila. Mm-hmm. Kung nabili nila yung lupa kasi kay lola, nung binili nila yung lupa, magkatabi na talaga sila. So yung lolo ko kahit nabuhay pa, Meron na siyang place for kung saan siya ilalagay. Sabi niya, dito mo ako ilalagay kung mamamatay ako. Katabi ni Lola. And binabayaran nila mga kapatid mahal yung lupa nila dito, yung cemetery nila. Binabayaran nila yan ahead of time bago sila pumanaw. Siya, idagdag ko lang po ha. Kasi yung anak ni Lola, namatay na, hindi dito. So, iba-iba sila kahit na sila ay... Magka-pamilya. Magka-pamilya, iba-iba. Iba yung place. Oh, pero pag mag-asawa, ano na yung kahit na hindi kayo in good terms. Usually, sila. Usually, kahit buhay pa, meron ng mga... Meron na silang mga... Memorial plan. Parang sa atin. So, ayun. Kahit may buhay pa ngayon, si Lolo ko, meron na siyang place katabi ni Lola. Si Lola andun na nauna, 5 years ago. So, ano kaya... Paano yung sinasabi mong pwesto nila, bro?
Yung pwesto nila, dapat sila naka-facing to the east. Kasi paano hanggang ba? Ngayon, so kung saan yung ulo? Yung east nila kasi kanan, di ba? So, dapat pag, pagkapasok ng katawan nila, dapat nakatagilid sila facing dito sa east. Kung saan yung east mo, kung nasa right, dito yung east namin, nasa right dito. So, facing to the east sila, dito sila. So, kasi ang naniniwala pa rin sila that the Savior, yung Messiah nila ay darating. Which is sa atin, ano, sa mga Christians, sa mga believer na ng Panginoon ay hindi na kailangan na mamatay ka. Tanggapin mo na yung Panginoong Diyos and you are saved. Para sa kanila, they are still waiting. So, magkaiba yung Hudyo, yung Jewish religion at saka yung tradition nila compared sa ano, sa Christian ano, or sa Catholic. So, iba siya. Ayan, so, dito, meron din silang tradisyon ng ritual washing. So, paano mag-wash ng kamay bago ka aalis. So, dito, may ritual washing. Dito yung fountain nila for ritual washing. This is their tradition. Paano dapat maghugas lang ng kamay lahat bago lumabas sa cemetery. So, ito yung tradition. Dali lang pala natin. Madali na ngayon. Nagpatulong, napasama ako sa kanila mga kabilang. And ginawa ito mga kapatid sa ano no, sa paniniwala natin kasi most of the ano naman naisulat naman din sa Bible kasi yung washing mga kapatid importante ito pagka maghahawakan ng ano dapat hindi defile yung mga hahawakan mo kasi para sa kanila pag hahawak ka madumi para sa kanila hindi na nila kakainin hindi na nila kumbaga hindi ka dapat hahawak bago ka kakain kaya dapat maghugas ng kamay bago lahat maghugas ako madalda talaga to. Hello po sa ating 94 viewers. Ma'am, shout out po, John Marie Aboyan. Saan po, meron kayong mga question? Meron po kayong mga question bago kami umalis? So, sa mga pansin yung mga kabilabso, punong-puno ng bato. Ibig sabihin maraming nagmamahal dito. Yan o, dami. Pwede tayo magdala from Haifa? Yan. Bato? Kasi dito mahirap maghanap eh. Usually kung saan mo siya ano doon ka mag-place kasi yun yung remark na pumunta ka tsaka nilagay mo. Yun yung sa time ni Joshua memorial stones. Doon la pinulot kung saan nila dumating. Doon nag-cross sila sa Jordan River, pumulot sila sa Jordan River and nilagay nila yung memorial stones nila. Misere. So kung saan sila dumaan. Okay. So, same sa Jordan River, sa Gilgal, doon nila, ang tradisyon talaga, inutusan sila na kumuha ng bato doon sa river na tinapakan nila. So, every tapak nila, may bato silang kinukuha para yun yung magiging memorial stone nila na nakatawid sila sa Jordan River. Gusto niyo dito? Dito na lang tayo dumaan. Mag-exit na po kami. Wala naman traffic dito. Memories with them. Nagala. Nakagala di oras. Kaya nga eh, ako nga rin. Ay, paano ba na sa amin? Caves ta- ay, ano tayo? Kaysa na yung malamig. Tsaka pika-pika lang. Pika-pika. Yung ano lang yung chips. Oo, chips. Ganon. Bye.
One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again.